gets that. For DJ Rocky's Secret Files. Mabawasan ang hinala ni Dad. Nabading ako. Hinalikan mo ako. Ang sarap pala. Pero hindi pwede. Hindi dapat. Kaya, ngayon, gusto kong humingi ng tawad. I'm sorry. I'm sorry for being gay. Nakilala kita dahil sa cousin mong si Kenneth. Yung pinsan mo, may crush sa akin. And I still remember the first day we met. Awkward sa'yo. Kasi nahuli mo kami na naghahalikan sa room ni Ken. Gulat na gulat ka nun. Nang nakita mong may kahalikan ng gwapo mong cousin, na kapwa niya gwapo rin. Hindi mo pa alam na bading siya noon. Kasi galing ka pa sa Mindanao noon. And if my memory serves me right, 6 years kayong hindi naghihinta ni Kenneth. We're both gay. Pero not gay. As in gay, kasi lalaki kaming kumilos. Lalaki kaming manamit. Lalaki kaming magsalita. Pumorma. At umasta. Yung puso lang ang medyo curve. But everything else, straight. And to make the story short, naging close tayo. Kasi palagi akong kasama sa family bonding ninyo. And we have a lot of things in common. Lalo na't gusto mong maging lawyer. At ako naman, nasa first year of law na. Nagkasundo tayo in 2 months na tinatawag na natin ang isa't isa na best friend. At mas lumalim pa yung samahan natin noong pinilit kitang umasta bilang girlfriend ko. Kasi naghihinala na yung dad ko na isang pulis at ayaw na ayaw kong ma-disappoint ang daddy ko. Kasi kami na lang ang nasa bahay simula nung namatay yung mommy ko. Natapos man yung fling namin ni Ken. Pero magkaibigan pa rin tayo. Magkaibigan pa rin tayong tatlo. Nung nasa bahay ka, sinabihan pa ako ni Daddy kung nililigawan niyo ba kita. Tapos ginulat mo siya
At ginulat mo rin ako nung sinabi mong, tayo na. Alam kong bumuntong hininga si Dad noon. Nagpapasalamat siguro na hindi bakla yung nag-iisang anak niya. At dahil doon, lagi kang nasa bahay. Tapos pag nandiyan na si Dad, inaakbayan kita at hinahalikan sa pisngi para kunwari sweet. Alam ko namang kinikilig ka kasi grabe ka mamula. Tapos dumating yung araw na bigla tayong nagka-problema. Kasi akala ko 3 days si Dad sa seminar na pupuntahan niya. Kaya ayun, nag-party tayo sa bahay ni Ken. Yung kafling ni Ken, ako, ikaw, at yung kafling ko. Doon tayo sa bahay, party, walwalan. At kitang-kita kong ang talim mong makatingin sa kasama kong ka-holding hands ko pa nung oras na yun. Nasa harapan ka namin, nakaupo sa carpet, at tila pinipilit mong lagukin ang isang boteng empty. Nagtataka din ako bakit diretso kang nakatingin sa akin. Tapos ako naman tong parang nahihiya sa mga tinginan mo. At nagulat na lang tayong lahat nung nasa harapan na natin si Dad. Na tinatanong kung anong ibig sabihin ng nangyayari sa bahay. Habang patuloy ka pa rin nakatingin sa kamay namin noong kafling ko. Lumingon ako sa iyo para magpatulong kung paano lusutan to. Tapos sinabi mo sa akin ng walang boses. Binasa ko lang yung lips mo. At lasing. Lasing lang yung nakuha ko. Pero naintindihan ko agad. Nagpanggap akong lasing, tapos lumapit ka naman sa daddy ko para mag-sorry. Tapos, sinabi mo pa na lasing na ako. So ang eksena, pinauwi ni Dad yung tatlo. Alam kong mas naghinala siya. Kasi naghalikan ba naman si Ken at yung fling niya noong pagpasok ni Dad? Tapos ako, nakikipag-holding hands sa isang lalaki. Tinulungan mo akong dalhin sa kwarto ko. At alam kong nabigatan ka sa akin. Pero dapat, success ang pagpapanggap na lasing ako para naman mabawasan yung hinala ni Dad. Nasa kwarto na tayo noon, noong nag-usap tayo kung anong gagawin. Ito yung conversation natin. Sabi ko, paano ba natin malulusutan to? Shit, akala ko ba 3 days siyang mawawala? At sumagot ka ng, sus, bahala na. Kailangan lang natin na mas i-convince na nagmamahalan tayo. Sumagot ako ng mura. Tapos sabay-sabing, kilala ko yan si Dad. Kakatok yan dito na may dalang noodles. Tapos kakausapin ako ngayon din. Ilang beses nang nangyari yun eh. At sumagot ka ng, don't worry too much, okay? Matulog na lang tayo. Tumango ako at humiga tayong magkatabi. Hindi pa rin tayo natutulog kasi nakatingin tayo sa isa't isa. Ewan ko ba? Pero nag-init ako sa mga panahong yun. At ilang minuto ang lumipas na tama talaga yung prediction kong kakatok si Dad. Sabi ni Dad, anak, nagluto ako ng noodles para makapag-usap tayo. Ella, iha, pakibukas ng pinto. Pagkarinig natin yun, napabalikwas tayong dalawa. At hindi natin alam kung ano ang ipapalusot natin.
Nagulat na lang ako nang bigla kang pumatong sa lap ko habang nakasandal yung likod ko sa ulo ng kama. Hinalikan mo ako agad nang parang slow motion ang lahat hanggang sa pinatulan ko na ang mga halik mo. At hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko. Nag-init talaga ako ng panahong yun. Kaya hinawakan ko yung puwet mo habang mas dinidiin pa yung halik. At napansin ko namang binuksan ni Dad ang pinto. Kaya hinilikan kita sa liig. Hanggang sa napatingin tayo sa kinatatayuan ni Dad. Tapos parang nahiya pa si Dad sa nakita niya kasi inalis niya agad yung tingin at medyo natatawa niya pang sinabi na, "Ay, sorry anak. Bukas na lang. Busy pa ata kayo. Sige, lalabas na ako. Sorry sa abala." At noong sinarado ni Dad ang pinto, you chuckled. And I just realized how beautiful you are at that moment. Hanggang sa hinalikan ko uli yung leeg mo. At mas hinigpitan ko pa yung kapit sa'yo. And then you said, "Pete, wala na yung daddy mo. Pero hindi mo pa natapos yung sasabihin mo. Kasi hinalikan na kita sa lips." Hindi ko alam kung ano yung sumapi sa akin ng gabing yun. At inangkin kita. You are my first. And I'm also your first. Oo, nakipaghahalikan ako sa mga kalalakihan. Pero wala lang. Wala nang mas lalala pa dun. Marami na rin akong nakafling na babae. Pero nandidiri ako na isipin na gagawin namin yun. Pero sa'yo, hindi ako nakapagpigil. Nagising ako nang wala ka na sa tabi ko. At nakita ko yung dugo sa kama. Simbolo ng nangyari kagabi. Hindi nga talaga ako nananaginip. Inangkin nga talaga kita. At nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ko. Pinuntahan kita agad sa bahay nila Ken. At nandoon ka naman sa kwarto niya. Kinausap kita at nag-sorry ako. Sabi mo, "Okay lang." Pero tinanong mo ko noon. Tanong mo, "Nandiri ka ba sa nangyari sa atin? Baka naman gusto mo na ng babae niyan, ha?" Pabiro mong sinabi. And then I said, "Of course it was disgusting. And no, hindi babae yung type ko. I mean, I could be a bisexual. Pero mas higit yung pagkagusto ko sa mga lalaki." And then you replied, "So, wala talagang meaning yung nangyari sa atin sa'yo, no?" And then, I quickly responded, "No, it didn't mean a thing." And then sabi mo na lang, "Oh." At yun lang yung huling narinig ko sa'yo ng araw na yun. Kasi sabi mo, may kasama kang mamamasyal. Tapos umuo naman ako ng medyo dismayed kasi tinatanong kita kung sino pero hindi mo talaga sinabi sa akin. Namasyal na lang din ako doon sa isang sikat na park kasama yung kafling ko. And yun, naglalakad kami ng naka-holding hands. Nagtatawanan. Pero napawi ang tawa ko nang nakita kita sa harapan ko. Nakaupo sa bench ng park na yun, namugto yung mata.
Nakatingin ka sa akin habang tumutuloy yung mga luha mo. Kaya pinuntahan kita agad at pinauwi yung kasama ko. Sabi ko sa'yo, anong nangyari? Ba't mag-isa ka? Bakit ka umiiyak, ha? And then you said, ang sakit-sakit na, Pete. Sobrang sakit dito sa puso ko, hindi ako makahinga. And then I asked you, what is it? What happened? You know, you can tell me everything. And then you said, mahal ko siya, Pete. Pero hindi niya ako mahal. Hindi niya ako kayang mahalin. Hindi ako yung gusto niyang mahalin. Pero akala ko kasi meron eh. Akala ko kaya ko siyang baguhin. Akala ko lang pala. And then sabi ko, eh sino ba yung siraulong yun? At hindi niya kayang makita yung halaga mo? Upakan ko yun eh. Tapos sabi mo, wag na. Manatili na lang siyang siraulo. Ang siraulo niya. Hindi ko naman deserve tong sakit na to eh. Kasi wala naman akong ginagawang mali. Bakit ako pa yung nasa sitwasyon na to? Tapos sabi ko sa'yo, pabayaan mo na yung siraulong yun. Eh, mas bakla pa yata yun sa akin eh. Ito yun. Iyak ka ng iyak habang maigpit akong nakayakap sa'yo. Umuwi ka at umuwi na din ako. Wala akong kaalam-alam na yun na pala yung huling araw na makikita kita. Pagkabukas na pagkabukas, ikaw na agad yung hinanap ko. Kaya pumunta ako agad kina Ken, pero pagdating ko wala ka na dun. Umuwi ka na raw sa Mindanao. Nagalit ako sa'yo kasi bakit hindi mo sinabi sa akin? Nag-away pa kami ni Ken nun. At dun ko nalaman yung lahat. Sabi ko, bakit hindi niya sinabi sa akin? Ano ba naman yan? Akala ko ba kaibigan ko siya? Ken, hindi ko rin makontak yung number niya. San ba siya sa Mindanao? Sumagot si Ken. Bakit ka ba interesado, ha? Ang dami mong tanong. Tsaka huwag mo nang hanapin yun. Hindi mo makikita uli yun. Sumagot ako ng, wow ha? Ang sama naman pala ng ugali ng pinsan mo. At sumagot si Ken ng, masamang ugali? Baka gusto mong itanong sa sarili mo yan. At sumagot ako ng, teka, bakit parang galit ka ata sa akin? Bakit? May mali ba akong nagawa sa kanya? Iniwan niya nga ako ng walang paalam, tapos itinuring ko siyang matalik na kaibigan. At sumagot si Ken ng, mahal ka niya. Ano? Sagot ko. At sabi ni Ken, umalis ka na dito sa bahay, Pete. Kalimutan mo na siya. Para madali sa kanyang kalimutan ka na. Umalis ako ng bahay nila Ken at pumunta sa park kung saan ka umiiyak habang nakayakap ako. Nakakatawa, no? Ako pala yung siraulong yun. Ako pala yung nagpaiyak sa'yo. Ako pala yung baklang yun. Hindi ko alam. Kasi pinilit ko yung sarili ko na huwag alamin. Gustong gusto kong mag-assume, pero hindi ko ginawa kasi akala ko kaibigan lang yung tingin mo sa akin. Ang sakit pala na sinabi ko sa'yo noong araw na yun. At dito ko lang sasabihin ang totoong nararamdaman ko para sa'yo. At baka sakaling umabot sa'yo, hindi nakakadiri yung nangyari sa atin.
Hindi ka nakakadiri. Sorry. Kung nasabi ko sa'yo yun, kasi sinabi ko lang naman yung akala kong ine-expect mong marinig sa akin. Yung totoo eh, ginusto ko lahat ng nangyari. The sex was great. And I felt a connection between the two of us. Ako yung nag-initiate at kung tutuusin, pinilit lang kita. Sinadya ko lahat ng yun kasi hindi ko mapigilan. Ang ganda mo kasi. Kasi gusto ko akin ka lang. At nahihirapan man akong aminin sa sarili ko noong una, pero langya. Binigay ko yung virginity ko sa'yo kasi alam kong worth it ka. Kasi sa'yo ko lang gusto ibigay yun. Sa'yo lang. Hindi sa iba. Kaya sorry, Ella, kasi bakla ako. Sorry, Ella, kasi gago ako. Sorry, Ella, kasi ang manhid-manhid ko. And sorry, Ella, kasi huli na nung na-realize ko na hindi naman talaga ako 100% bakla. Kasi mahal kita. Sorry, kasi hindi ako nakaramdam. At parang ginago ko yung pagkababae mo. Sorry, kasi takot akong mag-assume dahil kahit 22 na ako, nasa identity crisis stage pa rin ako. Ella naman, magdadalawang taon na, hindi na ako tumitingin sa lalaki. Ikaw na lang talaga yung hinahanap ko. At mahal pa rin kita, Ella. At ang gago-gago ko kasi na-realize ko lang yun noong wala ka na. Noong palagi kitang hinahanap kasi wala na akong kasama sa bahay. Wala akong mahanap na katulad mo. At kaya ako to sinasabi kasi nakita ko yung picture na nakatag kay Kenneth. Andun ka eh. Ang ganda mo na lalo. Tapos may karga-karga kang bata na kung titingnan ay parang 2 years old. Kumuha pa talaga ako ng picture sa photo album noong bata pa ako para patunayan yung hinala ko. Kamukha ko yung bata, Ella. Kamukha ko siya. Anak ko ba yun? Anak ko ba siya? At kung babalikan ko yung nangyari sa atin, nakailan tayo noon at wala akong gamit na proteksyon. At alam ko akin yan. Kaya Ella naman, mamamatay ako kung hindi kita makikita uli kasama yung anak natin. At siguradong-sigurado ako, anak ko yan. Hindi na ako bakla, Ella. Pwedeng-pwede na kitang mahalin. At ikaw lang ang gusto kong mahalin. Mahal na mahal kita. At pwede na ako maging daddy ng anak natin. Lalaki na ako. Bumalik ka na sa akin, please. Ang sakit-sakit na eh. Ella, hindi na ako bakla. That secret file was shared to us by Pete or Peter. Aish,
Heist. Bakit naman kasi ganon? Bakit ganon? Bakit ang hilig nating magpanggap? Bakit ang hilig natin hindi magsabi ng totoo? Bakit hindi tayo magpakatotoo sa sarili natin na talagang may nararamdaman tayo sa isang tao? O baka dahil gulong-gulo ko lang ng mga panahon na yun? Pero kung in-acknowledge mo sana yung feelings mo ng mga panahon na yun, baka meron kayong happy ending ni Ella. Sa mga best po natin out there, uy, nag-comment daw si Ella. Wait lang ha, baka mamaya si Ella pala nanonood ngayon sa Facebook Live ko. Ayan, sa mga nanonood po ngayon at nakikinig ngayon, hello po sa inyong lahat. Ayan, kung nashock po kayo sa secret file sender natin today, ayan, nashock kayo sa secret file niya, I would love to hear your comments, thoughts, suggestions, violent reactions. Kung ano yung suggestion ninyo, maipapayo nyo sa ating secret file sender. Na ngayon ay nahihirapan, alam niyang may anak siya kay Ella, pero hindi niya magawang... Alam mo yon, hindi makabalik sa kanya si Ella. Or baka hindi naman talaga dapat siya yung pumunta sa'yo. Baka dapat ikaw, na lalaki ka, ang magpakalalaki para puntahan siya doon sa mismong lugar nila. Baka hindi sapat lang yung mga salitang binibitawan mo. Baka kailangan may gawa din. I would love to hear your comments, thoughts, suggestions, valid reactions. Comment ka na, hanapin mo yung Facebook page ko, Rakitera, R-A-Q-I-T-E-R-R-A. Click send message, a microphone icon will appear on your mobile screens. Press it, hold it until matapos kang magsalita. 30 seconds po ang maximum time ng VM ninyo. You may also post on our social media accounts at Yes The Best Manila. Live po tayo ngayon sa Facebook page ng Yes The Best Manila na may over 2.5 million likes. Hello kay Jen Jarabe, Jasmine Siervo, Ryan Burgos. Hello sa mga nanonood from Taiwan and other countries out there, yung mga OFWs natin, Raven Villanueva, RJ, MC, ayan, Trixie Erlano, please do like, comment, and share this video. Ayan, pag ginawa niyo yan, siswertehin kayo. Wow! Best, you are still with DJ Rakitera, and I gotta say, BRB is in bathroom break. You are listening here at the Millennial's Choice 101.1, Yes, The Best. This is... Pete's or Peter's secret file. This portion is brought to you by. This song is brought to you by. Sorry na, sobrang ano, puyat-puyat ako, 'di ba? Kita mo yung eye bags ko, sobrang mga 2 kilo po sila. Ayan, MJ Kasmat, ayan, tama 'yon, ikaw yung gumawa ng paraan para magkasama-sama na kayo. Ako, I think so, kasi hindi sapat yung nag-research ka lang, nakita mo, 'di ba? Gumawa ka ng paraan. Malamig na yung kape mo. Sorry na guys ha. Dito naman ako iinom ng kape. Lalayo ako dito sa console. Okay, uro ko pa dito. Have you ever heard the wolf cry to the poop? Pocahontas yung dating. Okay. San Cali ang peg. Sabi ni Paula Acelejado. Bakit na nananalo yung Warriors? Mahirap yung may bago na si Ella. Too late, sabi ni Ceso Campo. Actually, paano kaya kung may bago na si Ella, no? Or what if? What if lang talaga? Mali siya ng hinala, 'di ba? TH lang siya, tamang hinala. Pero feeling at some point naman, feeling ko kapag lalaki ka, alam mo or ramdam mo naman kung anak mo yung isang tao or hindi. Tama ba? Pag magulang ka, alam mo kung sino yung anak mo at hindi. Yung nakatalikod pa lang siya, alam mo na siya yun. Or may lukso ng dugo, ganun. Totoo ba yung lukso ng dugo? O luksong baka lang yung totoo? Totoo ba yun? Yung lukso ng dugo? Totoo yun? Ano yan? Bayan! Itong NBA na to, panira to ng secret file ko eh. Kaya tingnan mo. Joke ko lang. Loko. Okay, so nakikita po yung shan ko. The one that got away. Yan. Payat niya na po Ate Rocky. Ganun talaga. Pag nagigirap ka. Yan. Guys, huwag lang kayong magahalit. Di pa kasi talaga ako nag-breakfast. Dito naman ako. Loksong pagong. Live na live daw ako sa Mindanao. Uy, baka nandyan si Ella, ha? Hanap po kayo ng anon. Totoo yun. Yung loksong ng dugo. Sabi ni Chloe, hi, may yes po. Kahit anong tago mo, mararamdaman ng tatay na may anak siya sa'yo. Oo. Tsaka kung kamukha,
Diba? Parang, talagang parang, ang kinin mo, diba? Or, ano na kayong state ni Ella ngayon? Mahal ka pa rin kaya niya? Alam mo yun, kaya sabi nila, never miss the chance. Because sometimes, that chance is just given to you once in a lifetime. So, never miss that chance. Diba? Maswerte ka kung may second chance ka pa. Pero bibihira lang po yung tao nagbibigay ng second chance. At yung mga nagbibigay ng second chance na yun, sobrang babait nila. Kaya pahalagan mo sila. Anong kape ko? Si Ella nag-comment, totoo ba yan? Trixie Erlano? Jason Mamuwad, ang ganda talaga ni Ma'am Rocky. Hello. Shoy Ai, I am Ella from Mindanao po. Ang ganda po ng damit ninyo. Hoy Ella, seryoso ba yan? Si Ella ng Mindanao. Hi, si Choi UA. San sa Mindanao? Si Ella kasi Mindanao sa Ami, Pagdilan City. Sabi ni Richard Lee, ano, Lako, everybody deserves a second chance. Kasi minsan, kailangan mo i-assess or you need to discern whether or not that person deserves a second chance. Kasi if talagang, alam mo yun, nabigay mo na, yung kumbaga, you did your best, you did your part, as in talagang sobra-sobra na. And feeling mo hindi na siya worth it para bigyan pa ng second chance. You just give a chance or a second chance to someone who is worth taking a risk. Lang. And then other than that, parang, yeah, duh. Kuya Peter, puntahan mo na siya sa Mindanao. Taray, magpagpunta sa Mindanao! Paktay ka diyan, Dungday! Dapat gumawa ng move si Kuya kay girl. Actually, kasi hindi naman sapat yung puro salita lang, di ba? Kailangan may gawa. Ang liit na ng mukha ko, daw sanay. Pero para ako si Lorna Tolentino. Ang ganda daw ng hairstyle ko. Akin to. Hi kay Honey Lover Vital. Live ka DJ Rocky sa Pagdilan City. Saan sa Mindanao? Ano po ba apelido ni Ella? Hindi ko rin alam. Chat ko nga to. Sino kaya to, no? Sa Gmail niya sinend sa akin to eh. Yung balita kay Ella, no? Vanessa MR, Peter Soliano, first time ganda mo pala. Hi kay Peter Soliano, thanks for watching. Malin Malyari, ang ganda, pabati naman po. Okay lang sana, wala pang asawa yung si Ella. Actually, kumbaga, if the stars collide and align for Peter, maganda yun. Pero kung hindi, ganun talaga, you miss the chance. Kaya kapag may pagkakataon ka na, pag na huwag mong sasayangin. Bakit? And we're back. This is Peter's secret file. Pakinggan na natin ang mga best natin na nag-comment for our secret file today. So, ayan, may mga nag-chat po dito or mga nagko-comment sa Facebook Live namin na nagko-comment daw si Ella at tinatanong kung nasaan nga ba, saang lupalop ng Mindanao po si Ella at ano daw yung apelido, baka sakaling makatulong sila, no? In fairness, what if ganun nga, no? May nakakilala kay Ella tapos sinabi sa kanya and so tapos nagkaroon sila ng happy ending, guys! Pero syempre, huwag natin pangunahan ng lahat. Eto, pakinggan po natin ang voice message ni Ching Ching Ching. Para sa sendal natin na si Peter. Peter, siguro gumawa ka ng paraan na
kagaya ng contacting mo yung mga kaibigan niya, kamag-anak niya, or mga or nanay niya or tatay niya. Siguro naman friends niya sa FB yun, or friend ng mga ibang kaibigan niya sa FB yun, para lang malaman mo na kung nasan sila nakatira. Kasi alam kong nararamdaman mo, alam ko sincere na sincere ka, or gustong-gusto mo talagang makita yung anak mo. Kasi pag-usapang anak na kasi talagang dyan mo malalaman or makikita eh, na gustong-gusto mong mayakap siya. Sa Peter, wag kang susuko, ha? Tuloy lang sa paghahanap. Makikita mo rin yan. Yun lang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Shoutout na rin po sa buong Rocketers. Love you all, guys. Happy birthday kay Sis Daro. More birthday to come. Hi, kay Sis Daro. Ayan, happy birthday to you. And happy listening to all Team Rocketeers. Ayan, thank you so much. Eto naman, ang sabi ni Shame Putot. Ayan. Kasama niya daw si Cardo ngayon. Si Cardo Dalisay, kasama mo? Oh my God! Glyzel Murillo says, sobrang naiyak ako sa kwento niya. Nakaka-antig ng puso. Sana mahanap niya na yung mag-ina niya. At dapat siya yung pumunta doon dahil siya yung nagkamali. Dapat siya ang sumuyo sa babae at sana magkatuluyan sila. Yun lang po. Ayan. Thank you so much. Yung mas malaki yung background ni Ate kesa dun sa boses niya. Pero hanga din ako doon sa part na determinasyon ni Kuya. Pero sana, syempre, diba, since meron na siyang sincerity, puntahan niya talaga. Harold Lucas says, hello, good morning, DJ Rocky. Alam mo, Peter, how to be you? Sana lahat. Hindi mo rin masisisi si Ella kung bakit ganun yung naging decision niya. Kasi tayo minsan, habang bata pa tayo, may mga bagay tayong ginagawa na para sa pansarili lang natin. So this time, kung talagang gusto mong ayusin, hanapin mo si Ella, kausapin mo siya, at panagutan mo yung yung baby niyo. Kasi yun yung magpapasaya sa'yo at masasabi mong tanging yaman mo. That's all. Salamat. Ayan, maraming salamat. Sabi niya hindi naman din masisisi siya. Pero nung mga time na talagang confused siya. Siguro dumadating talaga yung point sa buhay ng isang tao na, alam mo yon, nasa phase siya ng paghahanap ng sarili. Yung hindi niya pa ma-acknowledge talaga kung sino siya, ano ba talaga siya. Alam mo yon. And ang tanging solusyon lang sa mga panahong yun ay bigyan ng sapat na oras yung sarili. At yun nga yung nagawa niya. Jevelyn Dante says, hello po, good morning po. Kung ako po sa kanya, patunayan niya po na mahal niya po yung babae. Then puntahan niya po, then ipaglaban niya po yung babae. Yun lang po, thank you. Ayan, thank you so much, sabi dito ni Glyzel Murillo. Araw-araw ko talaga inaabang yung Secret File. Makikipagtalo pa ako sa asawa ko para patayin yung TV at buksan yung radyo. Thank you, ayan. Thank you po sa mga pumipili sa akin over NBA. Alam ko po mahirap na desisyon yan sa nagagawin nyo sa araw-araw po. Oo, yung piliin si Rakitera over laban po ng NBA. Ayan, maraming salamat pa rin po sa inyong lahat. Ayan. Sabi naman ni Joey Badilla Misa dito, to Pete, hindi naman uli ang lahat kung noon na hindi mo napanindigan yung feelings mo kay Ella dahil sa gender identity crisis na pinagdadaanan mo. This time, sana paniwalaan at pagkatiwalaan mo yung sarili mo at kung ano yung nilalaman ng puso mo. Kay Ella at sa baby, do not give up. Be brave to face it. Please greet us here at LBP, Green Peeps, and Topher Remorin. Hello po sa inyong lahat. Hello po sa mga nasa bangko ngayon. Ayan. Sana na-inspire po kayong magtrabaho. Balita ko, ang dami mga bangko na nakikinig sa akin. Oh, I mean, dito sa Yes the Best. Grabe talaga. Lalo na kapag Friday, yung SPG. Oh, yung mga nakasuot ng color green. Green yung suot, green din yung utak.
Ay, nako. Eto po naman, pakinggan natin ang voice message na ni R. Hervero Frondoso. Good morning, DJ Rocky. Lahat naman tayo nagkakaroon ng kamalian sa buhay. Ngayon, kung nagkamali ka, at saka kung gusto mo talagang itama ang kamalian mo, maghanap ka ng way mo na para makita mo siya, mahanap mo siya, mapaliwanag mo sa kanya kung anong nararamdaman mo, kung love mo talaga siya. Diba? Kasi lahat naman tayo is may chance na magbago eh. Tama. Kasi ang pagmamahal naman is wala namang pinipiling gender yan kung ano ka. Bitis before, kung nagkaroon ka ng kamalian sa buhay mo at pilit mong binabago ngayon, siyempre, maghanap ka ng way na para ipaliwanag mo sa kanya. Malay mo, maintindihan ka niya, or else, baka ipagpatuloy niyo pa yung pagmamahalan niyo ulit. Diba? So, maghanap ka na lang ng way para makausap mo siya. Thank you. Thank Romy you. From Qatar, DJ Rari. Hello, thank you so much. From Twitter, basa tayo ng tweets, Micaela May Makaraeg, sabi niya, sorry na, babalik na ako. Uy, si Ella pala to eh. Wait, charot, sabi niya, gawa ka ng way para makita sila. Malay mo, bigyan ka ng chance. Walang imposible, kuya. Lakasan mo lang ang loob mo. Pabati po sa mga walang pasok ngayon dahil wala pang baon. Na girly, nababago talaga ng isang tunay na pagmamahal ang isang tao. Yan ang power ng love. Siguro ang tamang gawin mo na lang, Pete, puntahan mo siya at aminin sa harap niya yung nararamdaman mo. Hindi pa naman kasi yung liyang lahat. Inaantay ka lang niya siguro na ikaw ang gumawa ng move. Good luck, Peter, and do the right thing. Ayan. Have a nice day po. Maynard Allen ko, sabi, yan ang masakit kung kailan ka tumino, dun mo marirealize kung sino talaga yung mahal mo. Nasa huli, ang pagsisilis eh. Never stop showing how you feel habang maaga. Paramdam mo, ipakita mo kung gaano mo kamahal ang isang tao. Go Rocky, Cavs and Warriors, hehe, kay Rocky ako. Ayan, thank you po sa lahat ng mga pupili talaga sa akin. Ayan, Marizel Lee Cayunda from Facebook Live. Hello kay Aaron Gomez from Facebook Live. Everything happens for a reason. Malay mo, purpose mo yan sa mundo. Ayan. Paolo at Salihado, kamustuhin mo na lang si Ella Pete Lodi kita. Ayan. Bihira na lang din sa bakla na nagiging lalaki sa ngalan ng pagmamahal. Honey lover, Vital, hindi ka nawala ng pag-asa. Hanapin mo na lang sila. Ayan. Ang dami pa pong nag-comment for our secret file today. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ikaw, Pete or Peter, kung nakikinig ka man ngayon. Ayan. Saludo ako sa'yo dahil ngayon at least you acknowledged and you admitted that you have a huge feelings or feeling rather for this person. Alam mo, ano talaga to eh, ang isang tao po at some point hirap na hirap umamin sa sarili niya. Bakit ganun, no? Minsan naiisip mo rin o naiinis ka rin sa sarili mo. Bakit ganun yung tao na pati sarili mo pinagsisinungalingan mo pa, 'di ba? Dine-deny mo na may feelings ka sa isang tao, dine-deny mo na, alam mo yon, na meron kang pagmamahal sa isang tao. Bakit, no? Bakit? But now, at least, ba diba, dumaan ka man sa phase na yon na hindi ka naging totoo sa sarili mo, ba diba? Imbis na sabihin mo kay Ella na mahal mo siya noong mga panahon na yon, minahal mo siya, nagustuhan mo lahat ng nangyari sa inyo, siya yung una mo at siya lang yung gusto mo talagang maging una, ba diba? Hindi ka naging totoo sa sarili mo noon at hindi mo ka nakapagsabi ng totoo, dumaan ka man sa phase na yon, at least you learned your lesson. At least you learned your lesson. And the situations you've been in before, yan yung magpapatatag sa'yo ngayon. So kung alam mo at determinado ka, sincero ka, sa gusto mong mangyari na makita talaga si Ella at bumalik siya sa buhay mo at sa piling mo and you wanna make things right again, or you wanna make things right, be a family man, be a husband to Ella, or be the father to your kid, best. Hindi sapat ang salita. Dapat may gawa. So, etong secret file mo na to, lagyan mo ng gawa. Hindi sapat na sinabi mo lang na bumalik ka na. Si Ella ba talaga dapat bumalik? So, siya pa talaga mag-a-adjust para sa'yo?
If you really love this person, kahit gaano pa kahirap, kahit tumulay ka pa sa alambre na umaapoy dyan, at kahit may liyon pa yan sa ilalim, tatawirin mo yun para lang makapunta sa kanya at para lang makita siya at makasama yung anak ninyo. Kasi yun yung nagagawa ng pagmamahal. Love can really move mountains. And if you truly love this person, sige, mag-text brigade ka or mag-chat ka sa lahat ng mga kilala mo kay Ella. Ipakita mo sa mga taong nakapaligid kay Ella na you wanna make things right. And in that way, nagpapakalalaki ka. Diba? At some point, binababa mo yung ego mo dyan. Diba? Binababa mo rather yung ego mo dyan, yung pride mo sa sarili mo. Diba? Tanggalin mo lahat yan. And the goal na dapat meron ka lang ngayon is to see your child and at least kahit papaano malaman kung okay ba si Ella at kung meron pang pagkakataon na pwede pa kayo ulit. Why not? Chat mo lahat. Mag-book ka ng tiket papuntang Mindanao. Have that someone. I'm very sure si Kenneth, yung cousin ni Ella, alam niya kung nasaan siya. Or pwede siya makabalita dun sa mga kamag-anakan nila dun sa Mindanao. All you need to do is to let them see how sincere you are and how genuine your feelings are. Huwag kang susuko. Ipakita mo sa kanila na talagang determinado ka at mahal na mahal mo yung tao. So yun, eventually, kapag nakita nila yun, bes, hindi naman siguro sila masamang tao at hindi naman sila siguro mga demonyito at demonyita para hindi bigay sa'yo yung address ni Ella. Baka sila pa mismo yung maghatid sa'yo doon sa lugar ni Ella. But take note, it's gonna be hard, it's gonna be difficult. Pero sa mga panahon na yon, in those times of difficulty, tandaan mo yung mag, alam mo yon, yung magiging gas mo. Yung magiging power mo. Para harapin yung mga pagsubok na yan at yung mga difficulties na yan. At yan yung pagmamahal mo para kay Ella at dun sa anak mo. May your love be your power and fuel to conquer all the difficulties and battles na haharapin mo papunta kay Ella. So yun, bes, hopefully talaga wala pang kinakasama si Ella, wala pa siyang boyfriend, wala pa siyang pamilya talaga. But if meron na siyang kasama, you need to be open about that. You need to accept the fact na posibleng mangyari yun. Na hindi talaga lahat ng stories are happy. But at least, diba, may natutunan ka dito sa nangyaring sa buhay mo nito. And if that would happen to you, Bess, I feel so sorry about it. Siguro may mga ganun talaga. Yung isang beses ka lang talaga bibigyan ng pagkakataon. At kapag binaliwala mo lang yung pagkakataon na yun, at na-miss mo yung pagkakataon na yun, hindi ka na mabibigyan ng isa pang pagkakataon. So sabi nga nila, always savor the moment. If you love the person, tell that person you love that person. If you care for that person, show him or her that you care for him or her. Walang masama sa pagpapakatotoo. Ang masama dito, yung alam mo naman na talaga na meron kang nararamdaman pero itinatago mo. Huwag kayong maging fake, bes. Ang dami ng mga may fake-fake. Ang dami nang may fake-fake na feelings. Wait lang, parang iba yun. Wait lang, ang daming may fake-fake. Parang, alam mo yun, wait. Wait lang. Wait, parang iba yun. Ang daming may fake-fake na feelings. Yun yung gusto ko sabihin. Diba? Fake-fake na feelings. Oh my God, ano mo itong sinasabi ko?
Diba? Ayan, ang dami pong fake feelings or ang daming mga fake love out there. So, if you think your love is genuine and real and true, ayan, show them. Make them feel loved. Ayan, sa mga best po natin out there na gusto mag-send na kanilang secrets or secret files, all you need to do is to send me a message on Facebook, Rakatera, or email me, mas maganda po yun, rakatera@gmail.com. Once again, nakasama niyo po si DJ Rakatera. We're still live on Facebook. So yes, the best Facebook page na may 2.5 million followers. Ang dami nila, bongga po ito. So best BRB for yes, the best top 10 top secrets. You are listening here at the Millennium Size 101.1. Yes, the best. This is Peter's secret file. fake. Ang fake mo. Ang fake mo. Narinig niyo ba yung secret file? Hindi, no. Ano? Tungkol sa mga ano. Tungkol, ano siya? Bading siya dati. Bading siya dati, tapos nagkwento yun, no? Bading, basta to make the long story short, bading siya dati, tapos nagpanggap siya, oo, yan. So, yun. Tapos, nagpanggap siya na ano, kumbaga tatay niya kasi is a policeman, so parang nagpanggap siya na, ano, nalalaki talaga siya. So, yung cousin ng kapling niya dati, ano, parang naging mag-friend sila. So, parang, yung friend niya na yun na girl, ayan, parang na-fall na dito sa bakla na to. Tapos, yun na. So, unknowingly and surprisingly, hindi siya nagpakatotoo sa nararamdaman niya na parang, oo, parang tinago niya yung true feelings niya because, ayun, feeling niya kasi, ano, mas gusto ni Ella na marinig yung, ano, yung mga words na nandiri ako dun sa nangyari sa atin. Kasi may nangyari sa kanila eh. And nagbunga yung nangyari sa kanila. So, yun nga yung, oo, yun nga may baby nga. That's 2 years old, diba? So, yun. Actually, alam mo, life is, ang payat ko na nga, no? Parang gumanyan ako, parang shit, wala akong chan. Wow! Oo. Hi kay Sasha Magbanwa, Rachel Henson. Kung fake-fake lang yan, punta na lang kayo sa Recto, best. Actually, kung gusto niyo lang talaga ng fake-fake, naku, fake love, fake feelings, ganyan. Nakakatawa yung fake-fake na yan. Doon na lang kayo, Recto na lang kayo. Kaya dyan sa Ermita or Makati Ave, dami dyan. Na mga fake. Pwedeng gumawa ng mga fake certificates, graduation, ano. Diba? Doon sa Recto. Doon naman sa, ano, sa Ermita. Marami din po doon mga fake na, ano, fake na mga alahas, nagbebenta ng cellphone. Doon sa gilid, doon sa, ano, diba? Puro mga fake din. Tapos doon sa QC, diba? Marami din mga fake doon. Mga fake people. Tara, NBA na. Hoy, Paula Celejado, ah. Na-realize ko lang, pag ganitong oras pala talaga, no, puro NBA na yung pinapanood ng mga tao, no. Alam mo yung parang minsan, at some point, parang, naawak sa sarili ko kasi, like, yeah. Ang sakit ng, ano, chan ko. Trixie Erlano, secret files over NBA. Nancy Beto, magpakalalaki ka na minsan, malaki ka na maging bakla. Mahal mo siya pero hindi ka gumawa ng way. Honey Lover Vital, Legna Molina, may fake relationship na nga eh. Actually, saka may fake love. Diba? Yung parang sinasabi niya mahal ka niya pero hindi naman talaga. Yung mga lalaki magaling sa ganyan. Ay, nanisi na naman na lalaki. Nakatawa yung tsura ko ngayon. In fairness, parang Pocahontas. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or as the grinning bobcat white and green? Can't you sing with all the voices of the mountains? Can you paint with all the colors of the wind? Tama ba? Pocahontas yun, no? Come run the hidden pine trails of the forest. Come run the swans and rivers of the earth. Wait lang ha. Ayusin natin yung lyrics ko. Ayan. Colors of them. You think I'm aggressive. And you think I've been so many places. I guess it must be so. But still I cannot see. If the savage one is me.
How can there be so much that you don't know? You don't know. Dun, 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 dun. You think you own whatever land you land on. The earth is just that thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue calm moon? Or ask the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountains? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Come run the hidden pine trails of the forest. Come taste the sun-sweet berries of the earth. Come roll in all the riches all around you, and for once never wonder what they're worth. The rainstorm and the river are my brothers. The heron and the other are otter pala. The heron and the other are my friends, and we are all connected to each other in a circle, in a hope, hoop pala, in a hope. In a circle, in a hoop that never ends. Have you? Ah, wala, wala. Mali pala ako. How the sycamore grow? If you cut it down, then you'll never know. And you'll never hear the wolf cry to the blue calm moon. For whether we are white or copper skin, we need to sing with all the voices of the mountain. We need to paint with all the colors of the wind. You can own the earth and still, and you own an earth and still. You can paint with all the colors of the wind. Thank you! Ayan na po yung ano, sample ko for today. Tawag ng tanghalan. Wow! Janine po. Ayan. Oh my God. Thank you so much, guys. Sana nag-enjoy kayo for Secret File today. Hindi ko na kayo istorbo yun sa pag-nunood nyo ng, ano, ng NBA Finals. Finals na ba? Or may isa pa? Semi-finals ba to? Game 2. Anong standing? 1-0 favorite GSW. Sino palagi yung mananalo? Ako, feeling ko mananalo si, ano, mananalo si Manny Pacquiao. Joke! Feeling ko mananalo si, ano, si, sino nanalo? Tapos na. Rowena Lagana, Joseph Verdejo, Abigail Lorente. Tampo ako sa'yo, binasa mo yung payo kay Kuya, charot ganda mo. Hindi mo binasa, hindi ko ba binasa? Sorry na, Abigail. Choi UA, tagpuan na lang. Panalo referee, sabi ni Paolo Alcalado. Ganda mo, DJ, sabi ni Laika Gomez. Thank you, Ruben Concepcion. Finals na. Maricel, ayan. Huy, umiinom si ano. Wait lang, hulaan ko kanong pangalan yan. Stephen Curry. Oh! Diba? Okay. So, paano kunwari kapag mag-ano ka? Mag, ano tawag doon yung mag-annotate ba yun? Annotate ba yun? Mali, chicken curry. Kiko kalikot, ah. Okay po, hinahawakan na po ng bola ni ano, yung number 14 po. Ayan po, dinidribble-dribble na pinasa po sa iba. Ayan, dinidribble-dribble na po yung bola, pinasa sa isa. Oh my God, akala ko makukuha ng puti, pero hindi na ko ng puti. Yung itim yung nakakuha. Ayan na po. Okay, si LeBron James po yung napapanood po natin ngayon. Hindi po siya nag-ahit ng balbas niya. Oo. Kung makikita niyo po, pawis na pawis po siya ngayon. Ayan, pinupunasan niya po yung pawis niya. Nasa harapan po yung pawis niya, tapos sa likod. Ayan po, tinitingnan po niya, ano pangalan yan? Ano pangalan niya? Nakalimutan ko yung pangalan niya, pero kamukha niya si Piccolo.
Si Piccolo po, inawakan niya. Nagkabalbasa pala si Piccolo kanina. Diba? At tinitingnan niya po, binibilang niya kung yung kuto doon sa kanyang balbas. Si Raulo. Ayan. So, eto po. Uy, hindi ko kalain. Gusto ko magsalita pero baka mamaya merong may fan si LeBron dito. Okay. Dinidribble po ng bola ng puti. Mainit ulo niya, natalo yan last time. Okay, sige, mainit ulo niya, natalo sila last time. Dinidribble lang, dinidribble, shoot niya. Ayun, hindi nakashoot, may nakashoot. Ayan, 2 points. Galing, para sa ano, para sa GSW. Okay, dinidribble po ang bola, tumatakbo, papunta dun sa may court. Okay, sa court na pa sila. Boom, panes! Ayan na po, nashoot yung bola. Pero pera yung BO mo. Hindi ako pwede yung pang PBA na ano. Ano. Ang sakit na chat ko. Pwede ka na. Okay, wait lang. Pwede na commentator. Ayan na. Okay, dinidribble po yung bola. Medyo nagre-relax po. Hindi ko po alam kung sino po yan. Si Michael Jackson yata. Ayan. Okay. So, ayan po. Dinidribble. Pinasa po sa kabila. Ayan na. Dinidribble. Dinidribble. Ay, okay, nag-pass po. Okay. Okay. Sinuot. May sinuot. Sumapalpal. Pero hindi pa rin pumasok. Okay. Dinalala po na puti ngayon. Pero, nag-lay up pero hindi naging success. Okay, so makikita po natin ngayon yung mga nasa bangkuan po at tinatawag po silang mga bangkeros. Oo. Ayan, nakabangko po sila, 'di ba? Yung player po ng NBA na ano, na nakastack lang po sa bangko all the time po, ayan. Just in case lang po na may ano. Ayan, okay, nakashoot. Hindi ko alam kung nakashoot. Ayun, nakashoot na. Ayan. Okay, pwede ka na lang. Okay, so nagdi-dribble na po ngayon yung puti. Ayan, mahaba po yung socks niya. Kasi nga, mas mahaba po sa tuhod ko. Ayan, nakabusangat na players, tambak Cubs. Oo, tambak po yung Cubs ngayon. Ang oras po natin ngayon, 1:35 na lang po yung nalalabi. Ayan, at fourth quarter na po tayo ngayon. Ayan, si Stephen Curry po, nakaupo pa rin. Tapos si LeBron James, nakaupo pa rin hanggang ngayon. Ayan, medyo masaya po ngayon yung pakaramdam ng GSW. Nainom na po sila. Hindi ko po alam kung ano po yung ininom nila. Malamang alcohol po yan. Ayan po, si Stephen Curry po, may kasabi po siya. Gatorade bala. Okay, sorry. Hindi pala alcohol, sorry. Okay, so naglalaro na po. Okay, dinribble. Nag 3 points pero hindi success. Okay, so tumatakbo na po sila. Ayan, fast break. Okay, nag-lay up. Nakashoot. Okay, so ilan na po ang ating, ilan na po yung score natin? Ilan ang score? 120 po para sa W po, 120. Okay, so malayo-layo po yung hahabulin ng Cleveland. Dahil kapag nanalo pa po ng dalawang sunod-sunod na beses ang GSW, sila na po yung tatakbo bilang SK ng taon. Hindi, kapag nanalo ang GSW dito, panalo na sila. Ay, hindi pa, dapat dalawa pa, no? Diba, dapat race to 7 yun. Race to 4. Race to 4. Ayan na. Ayan po. Okay, may free throw shot po tayo ngayon na nagaganap. Ayun, pinilit. Nakashoot naman po. Isa pa. Nakanganga po yung isa. Okay, panalo sa puso. Pwede ka maging sports reporter. Okay, nakakatawa paling care yung dating. Okay, sumusubok pa po siya ng isang shoot. Tingnan natin kung ma-shoot. Nakashoot. Siguro magaling talaga sumut to si kuya talaga in personal life. Diba? Alam mo yun, nagtatraining po talaga siya. Okay, so yan. Nag-dribble. Nakapasok ang 2 points. Diba? Ang galing-galing. Oh. Okay, dribble. Hawak na po niya. Ayan, para pong yung big man po nila ay nakahawak po ng bola. At kinuha po yung bola at nag 3 points pero hindi nakalusot. Okay, na loose ball po. Tama ba, loose ball tag doon? Hinawakan ng referee yung bola. Ayan. Tinitingnan niya siguro. Yung nakikita niyo po kanina, tinitingnan niya po siguro kung sino may magandang socks ngayon sa kanila. Hindi ko po alam. Ayan, nagdi-dribble. Okay, pinapasok dun sa mga legs. Diba? Galing. Woo, yeah. Okay, sinubukan ni shoot pero hindi na shoot. Inagaw ng kalaban, puti ang nangunguna ngayon. Okay, so i-shoot na. Sinusubukan na nun. Sinusubukan mag 2 points. Nakapag-dunk. Dunk tawag dun, diba? Oo, dunk. Diba? 102, 122. Diba? Okay.
So, natutuwa na po lahat. 5 segundo po. Ayan. 4, 3, 2, 1. Okay, panalo na po ang GSW. Umuwi po siya, no? Pauwi na po siya LeBron James sa kanyang bahay po. Ayan. Dediretso na po yan sa bahay mamaya. Si LeBron James po ay makikita niyo po yung tsura niya ngayon na disappointed. Ayan na, nagtantrams na si James. Oo. Oh, actually, magtatantrams na yan si James. Kakausapin niya pa si ano, Chris Aquino mamaya. Hindi mo alam? Oh, kakausapin niya pa si Chris Aquino. Ay, hindi pala siya yun? Ah, sorry ah. Oh my God. So, nagpasabog po ng confetti ngayon. Color yellow na may color white. Ayan, simbolo po ni Cory Aquino. Ayan, ang standing po natin ngayon, 2-0, ayan, in favor of GSW. Ngayon po, may isa pong reporter na nag-i-interview kay pangalan nito, Stephen Curry. Ang tinatanong ng babae ngayon ay okay ka lang ba? Kumusta naman po yung ano, ilan po yung buhok dyan sa sa buhok mo, sa ulo mo? Ayan. Pwede mo bang mabilang kung ilan na yung ano, buhok mo dyan sa balbas mo? Okay. Ang sabi niyan, medyo nahihirapan lang ako kanina kasi medyo makapal-kapal eh buhok. Ayan. Thanks, ma'am. Ayan. Ang galing talaga ni ano, no? Ni Stephen Curry mag-dribble tsaka mag-shoot, no? Si Curry pala ay 30, no? Tinatanong siya kung bakit lagi niya nilalari. Ano? Nilalari yung mouth guard niya? Hindi niya ba daw siya nabababuyan? Ano yung nilalari? Nilalaro. Ah, nilalaro yung... Paano ba niya nilalaro? Gagano? Nilalabas niya. Nilalabas niya? Kasi, syempre, kailangan niya maglaro. Oo, feeling ko ano yun, doon ang gagaling yung powers niya. Doon sa mouth guard niya. Pag wala ng power doon sa may itaas banda, binababa niya para ano, doon naman magka-power. Kumbaga parang humigup siya ng lakas bawat area. Ayan, last pag na naman ng Cavs. Sabi ni Paolo Acelado, kasi puro laway yung mouth guard. Bakit? Meron bang bibig na hindi naglalaway? Parang wala naman, diba? Sabi ni Christian Divina, may makate. Ano, may makate? Saan yung may makate ka? May makate ka? Ah, makate ka pala. Okay. Dallas East, try mo mag-mouth guard. Paolo Acelajado, nilagyan ng curry para lumakas. Trixie Elano, ang galing ni DJ Rocky. John Paolo Silerum, ayan, panalo si Rocky. Lawrence Yao Kengkoy, ayan. Joseph Verdejo, Angelo Ovud, ayan. Vat Nakawa, ayan. Walang ganun. Uy, good luck sa mga naglalaro. Uy, kung hindi nyo nalalaman, dati ako basketball player sa St. Paul, Manila. Pero, yung ano lang, yung sumasaling kit-kit lang ako. Yung ganyan-ganyan lang ako nagdi-dribble. Yung parang one ano, direction lang. Ganyan. Puro ganyan lang. Tapos pag ganyan muna, pinasam. Di ba ganun yung pass? Ano tawag dito sa pass na to? Hard pass. Ha? Hard. Hard? Ano okay. Yun? Ganon yung pass. Ganon. Ikaw. Ganon. Chest pass. Yan. Chest pass. Ganyan. That's my side pass. Yan. Meron din salon pass. Hindi, pero kapag babae po, puro babae yung naglalaro sa basketball, you expect, guys, na ano, abi yung salon pass. Nasinye! Ano, pag puro babae yung naglalaro, expect nyo yung ano, agawan buko. Agawan buko talaga siya. Alam mo yung dati talaga nagkadunggulan kami ng boobs talaga. Alam mo yung parang, sabi ko, kaya siguro talaga naging ano siya, concave. Diba? Yung ano, nagkakadunggulan talaga, chong, ganyan, bug, bug, bug. Eh kasi sa mascom, puro mga arte. Siyempre, mascom student ako eh. Mga panahon na yon, puro mga, ano talaga, puro mga medyo mga arte. Ang nangyari talaga nun kung bakit ako napasali ng basketball team ng college namin, College of Arts and Sciences. Kasi wala na pong ano, gustong sumali. Eh, kulang sila sa team, di ba? Dapat ano, 12 nga eh. Pero ang nakuha lang nila parang mga 7 lang. So biruin mo yung 7 yung magpapalitan silang lahat dun sa buong game na yun. So parang kailangan pala nila ng ano, iba pa. So sabi ng president kong kaibigan nung time na yun ng ano, ng College of Arts and Sciences, sabi niya, sumali ka na kasi sasali din ako para madagdagan naman sila, ganyan.
putik ang ending. Ako sumali, siya hindi na siya tumuloy sumali. So ngayon nag-training ako, nanonood ng training, kunwari, ganyan. Tapos yun, nandun na kami, nadapa-dapa ako, nagkaroon ako ng sugat sa tuhod, ganyan. Tapos yun, hindi ko na rin unulit. So yun, agawan buko all the way. Tapos masang sakit sa boobs talaga nun. Sobra. Tapos, binigay yung mga kalaban namin nun, puro mga ano, mga matatangkad. Tapos talaga mga legit na mga ano, yung mga tomboy-tomboy, mga ganun. Eh, sa mga mascom, di ba, puro medyo mga ma-arte, eh, puro makeup yun dala, ganun. Hindi seryoso. Eh, pero ako, hindi naman kasi din ako ma-arte yung mga panahon na yun. Ngayon ako nag-inarte ng konti. Uma-arte ako, pero hindi ako na. So, yun. Anyway, maraming salamat guys, ha. Once again, please do like, comment, and share this video. Kung natuwa ka dito sa video na yun, share mo na at spread mo na sa lahat ng mga kakilala mo out there. And please do like our Facebook page. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-like, like us, follow us. Ayan, sa aming Facebook page. Ayan, Yes the Best Manila. Ayan, share kayo sa lahat. Ayan, Yes the Best Manila. So once again guys, nakapiling nyo po si DJ Rocketera, ang babaeng naniniwalang aanhin mga babaeng hot kung natikman naman ang lahat. Yep, that's me. And you are watching here live na live sa 101.1 Yes the Best. Bye guys, bukas ulit. Live pa rin ako sa app namin na official mobile app. So check it out and download it. Bye guys.